Isang TV show, tila pinagkaisahan ng mga netizens, pina-shutdown ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Nagsalita na ang isang personalidad na bahagi ng isang revamp show kaugnay sa kanilang programa. Ito ay matapos mawala ang YouTube channel at Facebook page ng Itbulagana dahil sa mga ulat at mga kritiko ng programang Tape Incorporated sa mga tagapamahala ng nabagit na social media platform. Itong Lunes, June 19, unang nawala sa YouTube channel ng Itbulagana. Kinagabihan, ang Facebook page nito ang sumunod na nawala. Nitong Martes, June 20, pansamantalang napanood na na-verify na Facebook page ni Falo Contis ang at Nisco Moreno ang live streaming ng kanilang controversial na programa. Hindi pa na-verify ang Facebook page ng Itbulagana na mayroon ng 14,000 tagasunod o followers ng noong June 13, kaya madali itong isinara ng mga tagapamahala ng Facebook dahil sa mga ulat o reklamo ng mga netizens na nananatiling tapat sa original na host na sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at mga Dabarcads. Mayroong 20 million na followers ang na-verify na Facebook page at 5.29 million ang tagsubaybay ng YouTube channel ng mga pioneer na host ng Itbulaga. Gayunpaman, hindi na ito aktibo mula nang magdesisyon si na Tito Vic at Joey na ulumisan sa tape nitong May 31. Noong May 31 din, nagbukas si na Tito Vic at Joey ng bagong official na Facebook page na tinawag na TVJ na mayroon na ngayong 539,000 na followers. Hindi pa ito na-verify kaya maaaring maging biktima rin ito ng mga netizens na hindi abala sa sariling buhay at kalikayahan na uulat upang isara ang mga Facebook page na hindi nila nagugustuhan. Samantala, sa ibang balita naman, ay may sagot na si Luis Hontiveros sa mga netizens na dinudurog at hinusgahan ang pagkatao niya dahil sa kanyang sintunadong pagkanta sa Coronation Night ng Miss Pagadian 2023 na ginanap sa Oval City Gymnasium sa Pagadian City nitong June 19. Ang 2004 hit song na Mayonnaise na Jopay ang piniling awitin ni Luis Hontiveros sa gabi ng koronasyon ng Miss Pagadian, pero hindi niya nabigyan ng hustisya ang sikat na kanta dahil sa kanyang sintunadong boses. Pinaratangan, lasing at katakot-takot na pamiyuntas ang tinanggap ni Luis Hontiveros dahil mabilis ang nag-viral sa social media ang video ng kanyang pagtatanghal. Imposibleng hindi alam ni Luis na wala sa tono ang pangganta nito, pero nang ibabaw ang self-confidence niya, malaking tulong din ang pagsabay ng manonood sa pag-awit niya para ganahan siya sa pagtatanghal. Sa kabila ng mga matitinding batikos laban sa kanya, hindi nagpa-apekto si Luis Hontiveros. Bilang patunay, ibinahagi ni Luis Hontiveros sa Facebook page nito ang video na pinagbubunyi ni Mayor Samico at iba pang mga bisita kabilang si Enzo Pineda ang sintunadong pagkanta niya ng Jopay. Sa caption ng Sparkle Artist ay sinabi, "Para sa inyo to mga ka-Jopay na sobrang gigil sa akin at nagsasabing lasing ako at sayang daw binayad sa Pagadian City. Si Mayor Samico and his family mismo nag-cheers yan. Makariya kayo, akala ko sali kayo sa live event namin. Ingit-pikit. Di naman kayo pinilit na manood, pero honestly guys, to all my bashers, thank you so much for this. You guys are the best." Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Rosalie Batigas, kay Marilo Mejorada at kay Solay Kaunda. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.